Yo, what's up mga ka-master? So ito po muli ang inyong Master Week Vlog para po sa ating bagong tutorial ngayong araw. So our video for today is all about a partition matter of our hard disk drive or HDD of our computers. Okay po. So mayroon po tayong dalawang klase ng partition na tinatawag po nating MBR or the Master Boot Record and the GPT, which is the abbreviation of GID partition table. So ano po ang difference nitong MBR at saka GPT partition? Ito po yung pag-uusapan po natin ngayon at bibigyan ko lang po kayo ng konting overview about MBR and the GPT. So ang main na content ng video po natin ngayon ay kung paano po i-convert ang MBR into GPT configuration na partition. So bago po yan, kung kayo po ay bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan i-like ang video na to pagkatapos. At i-click po ninyo ang subscribe at notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na gagawin po natin, lalong-lalo na ang mga tutorial videos po. So what are the differences between the MBR partition and the GPT partition? Actually, we have a lot of differences between these two partitions, but we will tackle only main differences, like for example, three main differences of these two partition, the difference between the MBR and the GPT partition. Okay, so let's start with the MBR. So ang first na pagkakaiba nila ay ang MBR, ang maximum capacity niya na kayang i-accommodate ay 2 terabytes lang. Although pwede kang gumamit ng mas malaki pa na capacity na hard drive, like for example 10 terabytes. Pero ang magagamit mo lang for MBR partition is 2 terabytes. The rest, yung 8 terabytes, it will be wasted. So, sayang lang ang hard drive mo, yung space or para sa storage. And unlike dun sa GPT, ang GPT partition po natin ay ang maximum na capacity na kaya niyang i-accommodate is almost 10 zettabytes or 9 point something zettabytes, which is equivalent to 1 billion terabytes. So kaya hindi ka mag-worry na mauubusan ka na o ma-out of space ka na para sa iyong storage. So kung marami kang mga files, mga large files na i-store, so better to use the GPT partition. Okay po. So ito po yung unang difference ng MBR at saka GPT. So let's move into the second difference of these two partition. So the second main difference of MBR and the GPT partition is when we talk about partitions, so yung paghahati-hati po ng space, o paghahati ng space or splitting the space of the hard drive. So ang MBR po natin ay pwede po siyang split or gumawa ng apat na separate na partition, at ang isang partition po doon can be configured as an extended partition that can be splitted into 23 another partition, meaning ang MBR po has a maximum of 26 partition, while the GPT po pwede po siya split into 128 partition. So yun po ang difference nila. Let's move on the third difference of MBR and the GPT partition. Okay, ang third difference po nila, since na ang MBR is older way of configuring the hard drive in terms of creating a partition. So ang MBR po ay ang pair po niya na BIOS system ay legacy BIOS system, while the GPT po, ito po yung newer na version natin ng configuration ng hard drive. So ang ginagamit po na BIOS system ng GPT ay UEFI, or tinatawag siya na Unified Extensible Firmware Interface, or UEFI. So ito po yung BIOS system para sa newer or the GPT partition po. Okay, so let's talk a bit about the two BIOS system. So the difference between the legacy and the UEFI is that legacy is a keyboard driven type of BIOS system, while the
UEFI is a system that can be controlled or can be controlled by using the keyboard or the trackball. So what is BIOS? This is the abbreviation for the basic input output system. So ito po ay isang software po na ka-install sa loob ng chip ng motherboard ng mga computer, laptop man yan o desktop, na siya pa yung nagra-run kapag pinower on po natin yung ating computer. So now let's move on the main topic of our video, or the main content of our video, which is how to convert the MBR into GPT partition. Okay po, so napakasimple lang po. Just keep tuning at makikita po ninyo kung gaano kasimple at matutunan po ninyo. Napakabilis lang po. Okay, bago po tayo mag-start ng conversion from MBR into GPT, question lang po, bakit kailangan natin i-convert ang MBR into GPT ang isang hard drive? So for example, mayroon akong bagong computer dito sa kanan ko at mayroon akong isang lumang computer sa may kaliwa ko. Okay. So, sa bagong computer ko, ang BIOS system na ginagamit natin dito ay UEFI at ang hard drive configuration natin na ginagamit since nabago siya ay GPT. Okay, for example, nasira ang hard drive ko dito sa bagong computer ko at kailangan ko siyang palitan immediately. So, wala akong mapinipagpuna ko dito sa luma kong computer. So, since na ang lumang computer ang ginagamit niya na BIOS system ay legacy BIOS system. So definitely yung hard drive na ginagamit ko dito ay naka-configure siya as a MBR partition. Okay, para magamit ko siya dito sa bagong computer ko, para ma-install lang ko siya ng operating system dito sa bagong computer ko, kailangan ko siya i-convert from MBR into GPT kasi hindi pwedeng installan ng operating system ang isang MBR partition gamit ang UEFI BIOS system. So kailangan i-convert muna natin siya from MBR into GPT partition para ma-install po natin ang operating system gamit po ang ating UEFI BIOS system. Okay, so start na po tayo ng pag-convert natin from MBR to GPT. So itong laptop na to ay pinalitan ko na siya ng hard drive. So ang dating hard drive dito na GPT configured is corrupted na. So pinalitan ko siya at nilagay ko sa kanya galing sa lumang computer or lumang laptop na naka-configure siya as MBR partition table. So i-convert po natin siya into GPT bago tayo pumunta ng installation. So samahan niyo ako at ipakikita ko sa inyo kung paano ang pag convert ng MBR to GPT. Okay, so power on po natin ang ang laptop, tapos diretso na tayo sa boot priority. Okay? So power on. And then para makapunta tayo sa boot priority, F12 lang ang pinutin natin. Yan. So highlight natin yung USB, since na USB ang source ng ating operating system. So highlight natin siya. So yung white, yun yung highlight nga. So enter lang. Okay, select natin ang language, English, and then next. And then sa window na to, sa dialog box na to, makikita po natin ang Windows installation start, yung simula niya ng process. So hindi tayo dito sa install now, dito tayo sa repair computer. Click natin to repair your computer. And then punta tayo dun sa troubleshoot. Click natin troubleshoot, then advanced option. Then click natin yung command prompt. Yan. So sa source dito, i-type natin dito sa command ay disk part. So capital D-I-S-K part. Yan. Enter lang. So next na command na itatype natin ay list disk. So capital yung L tsaka yung capital yung D. So capital L, then I-S-T, then space, capital D, then I-S-K, then enter lang po. Yan. So kung mapapansin nyo po, mayroon tayo ditong
dalawang list ng disk. So disk 0 and disk 1. So 11 GB and 14 GB. So ngayon ang gagawin natin ay si-select po natin yung disk na kung saan yun ang i-convert natin na MBR. I mean GPT. So type natin ay select disk, capital S, A, L, E, C, T, and then capital D, I, S, K, and then 0. Kasi yun ang disk 0 ang pipili natin. So type natin ang 0. Okay, then enter lang. Disk is 0 is now the selected disk. So ngayon, ang next na command na itatype natin ay clean. So ipoformat niya yan, kaya itatype natin ay clean. Okay, capital C. And then enter. Yan, this part succeeded in cleaning the disk. Ngayon, ibig sabihin na clean niya na yung disk. So ngayon, ang sunod na gagawin natin ay tatype tayo ng panibagong command. Yung i-convert na natin siya sa GPT. So type natin ay convert GPT. So capital C, convert, then GPT, then enter. Enter. Yeah. Okay, this part successfully converted the selected disk to GPT format. So ibig sabihin, ang disk po natin ay GPT format na. So pwede na natin siya installan ng operating system para sa bagong Windows. Okay. So ngayon, pagkatapos ng convert GPT, ang next na command na type natin ay exit na kasi tapos na yung ating process, conversion process. So exit, type lang natin na exit. Okay, and then enter. Okay po. So proceed na tayo sa installation ng Windows. Papakita ko sa inyo kung tatanggapin niya na ang pag-install ng Windows sa hard drive na to. Okay? So close lang po natin ang dialog box. Close lang po natin to. Okay? And then turn off. Then restart po natin siya. Okay, na-restart na po natin ang laptop. So nandito ulit tayo sa boot priority window. So select po natin yung highlight lang po natin yung USB tapos enter natin. Then titingnan natin kung magpo-proceed na siya sa Windows installation since na GPT ng ating hard drive. Then select language. Then next. Then install now. So tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ng installation ito. Okay, try natin ang Windows 10 Professional 64-bit. And then next. Okay, accept. Next. Then custom. Yan. So dito, unallocated ang space natin. So i-create po tayo ng bagong partition dito kasi wala pa tayong partition. So di pa tayo pwede mag-install. So press na press itong ating hard drive. So create, click lang natin ang new. And then out of this 111 GB na unallocated space, try natin magawa ng kahit kalahati, mga 50 GB or 55 GB. So type lang natin dito 55 or 50. Okay. So 50. Okay. Then click natin ang apply. Okay. So naka-create tayo ng 48 GB. Ito dito natin i-install ang ating operating system sa 48 GB. So since nandito na tayo sa ano, sa dialog box ng ano ng Windows setup. So yung natitirang unallocated space, i-convert na rin natin. I mean, gawa na rin natin ang partition to. So highlight lang natin siya, then click new, and then 63,999 bytes to, so MB. So apply lang natin to para makagawa tayo ng
partition. So kanina ang partition natin ay 48 GB para sa partition 4, at partition 5 mayroon tayong 62 GB. So ito magagamit na natin to para sa storage. Pero bago magamit to, i-click i-format muna natin to. Okay. Yung partition 4 naman na kung saan i-install natin yung ating operating system, hindi natin kailangan i-format kasi once na in-install natin yung operating system dito, automatic na to, mapo-format na to. So pwede tayo mag install dito sa partition 4. Click lang natin yung next. So yan. So tinanggap niya na po ang Windows installation sa hard drive na to. So ibig sabihin, na-convert na natin ang MBR partition table na hard drive into GPT partition table. So ganoon lang po kasimple. Yo. So yun po, nakita po natin mga master, mga kaibigan, kung paano po i-convert ang MBR partition into GPT partition. So ganoon lang po kasimple, mga kaibigan. So huwag niyo pong kalimutan i-like po ang video na to at mag-subscribe po kayo at click po ninyo ang notification bell para po update po kayo sa mga bagong video na gagawin po natin. Lalo-lalo na yung mga tutorial videos po natin. Okay po? So hanggang sa muling pagkikita natin sa ating susunod na tutorial. God bless po sa ating lahat.